Naramdaman mo na bang parang ang layo ng Panginoon sa iyo at pinagdudahan mo ang iyong kaligtasan? Alam mo kapatid, hindi ka nag-iisa at ayaw ng Diyos na ganyan ang iyong nararamdaman. What should I do when I doubt my salvation? Pag-usapan natin yan here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and the writer and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. May mga pagkakataon sa buhay Kristiyano natin na tayo ay babang-baba spiritually speaking at dahil doon ay nagkakaroon tayo ng mga pagdududa. Kasama na dyan ang pagdududa sa ating kaligtasan. Bagamat hindi naman lahat ng klase ng pagdududa ay masama, ay meron mga klase ng pagdududa na masama at kailangan nating malaman kung alin ang alin. At magsisinungaling naman ako kung sasabihin kong kahit kailan ay hindi ako nagduda at hindi ako nagdududa. In fact, I believe that lahat tayong mga tao ay natural sa atin ang magkaroon ng moments na tayo ay nagdududa. Pinagdududahan natin ang iba't ibang mga bagay at minsan kasama na dyan yung ating pagkakaroon ng personal na ugnayan sa Panginoon. And to help you overcome your doubt whether or not you are saved, I will give you 4 things about salvation that you need to know. Number 1, salvation involves self-assessment. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. Sa bahaging ito ng 2 Corinthians, ay china-challenge ni Paul ang mga taga-Korinto para malaman nila kung sila ba ay kasama nga sa pamilya ng Diyos o hindi. He argues that yung kanilang mga buhay dapat ay nagpapakita ng mga senyales na totoo ang kanilang pananampalataya. As we can see, hindi lahat ng klase ng pagdududa ay negatibo. Minsan, mayroong tamang klase ng pagdududa at kasama na nga dito yung katotohanan ng ayaw nating mag-assume na ligtas pala tayo. Pero hindi. In my opinion, that is healthy skepticism. Because I believe that faith based on nothing but assumption is a recipe for disaster. I'm sure maraming mga tao ang kumbinsidong Kristiyano sila pero hindi nakikitaan ng mga bunga ng pagiging ligtas. At sila, yung mga taong balang araw ay sasabihan ng Panginoong, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng aking amang nasa langit. So kapatid, kung ikaw ay nagkakaroon ngayon ng mga pagdududa tungkol sa iyong kondisyong espiritual, ito ay masasabi kong nasa tamang hakbang ka. You are walking on the right path. But this is just the beginning. Huwag mo munang ililipat ang channel na ito. Nagsisimula pa lang tayo kapatid. Number 2, salvation involves knowledge. Basahin natin ang 1 John chapter 5, verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Contrary to the popular belief of many people that knowing to be saved is impossible, Scripture is quite clear, crystal clear, na pwede nating malaman kung tayo ay ligtas o hindi. Ang verse na to ay pinapakita yung overall purpose ni John sa kanyang pagsulat ng kanyang first epistle o yung kanyang unang sulat. Ang sabi niya dito, isinulat niya ang lahat ng mga bagay na ito para maging kumbinsido yung kanyang mga sinulatan na totoo ngang meron silang kaligtasan. Gusto niyang magkaroon sila ng assurance, kumbaga,
ng kanilang kaligtasan at hindi sila nagdududa. Now, si John ay isa sa mga 12 apostol ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin nun ay isa siya sa mga taong may first-hand experiences. So, isa siyang witness sa buhay, sa ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, reliable yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga sinulat at pwedeng panghawakan ng mga nagbabasa ng kanyang isinulat. At para tumibay pa ang ating kumpiyansa dito sa ating binabasang aklat na ito, ay makikita natin sa buhay ni John na hanggang sa dulo ay hindi siya nagbago ng kanyang testimonya. Namatay siya na ipinaglalaban ang katotohanan ni Hesukristo. So sa bahaging ito, ay chine-challenge ni John yung kanyang mga sinulatan na i-examine ang lahat ng kanyang mga isinulat at mga sinabi para mapatunayang totoo ang kanyang sinasabi na si Jesus nga ay ang Kristo. By the way, yung salitang know na nakita po natin, yun ang ibig sabihin, to examine. Ngayon din kapatid, ang buong Biblia ay nagpapakita ng mga makasaysayang mga dokumentasyon, dokumentadong mga akda at mga sulat ng mga tunay na pangyayari tungkol sa buhay ng Panginoong Jesus sa kanyang kamatayan at maging sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ay pwede nating panghawakan dahil marami ng tao, milyon na ang mga nagpatunay nito. Inialay nila ang kanilang buhay para sa mensahe ng Ebanghelyo at sa tingin ko hindi naman sila mag-aalay ng buhay nila para sa isang kasinungalingan. Isinulat ang mga bagay na ito para ikaw at ako ay maniwala na si Jesus ay ang anak ng Diyos na muhay bilang isang tao sa ilalim ng kautusan at siya ay nangaral ng Ebanghelyo, namatay sa krus ng Kalbaryo pero sa ikatlong araw ay muling binuhay ng Diyos at ngayon nauupo sa kanang trono ng Diyos. Kung ikaw ay kumbinsido sa mga bagay na ito, ay sinasabi ko sa iyo, nasa tamang landas ka ng pananampalataya. Number 3, salvation involves changes. Let's read Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay gumamit siya ng isang metaphor ng bunga or fruit para isalarawan ang conduct o yung asal ng isang Kristiyano. Makikita natin dito na merong siyam na iba't ibang mga characteristics na nagiging resulta ng isang Kristiyanong nagpapasa ilalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na pinagpapaging banal ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo. In other words, kung tayo ay totoong mananampalataya, kung totoong ligtas tayo, ay merong mga visible, merong mga noticeable, halatang mga pagbabago sa ating asal, sa ating pananalita, sa ating mga gawa. So makikita natin mula sa isang magagalitin ay magiging pasensyoso tayo at puno tayo ng pag-ibig. Mula sa pagiging prone sa depression ay magiging puno ng kagalakan ng ating mga puso. Mula sa pagiging balisa o hindi mapakali kapag dumarating na si Judith. Yung mga bayarin, yung mga problema, yung mga sakit, karamdaman at iba pang mga problema sa ating paligid ay nagiging panatag tayo at punong-puno ng kapayapaan. At mula sa pagiging walang pasensya ay nagiging pasensyoso tayo. And so on and so forth. Now, kapatid, kung nakikita mo na meron kang mga ganitong klase ng pagbabago, ay maaari nating sabihin nagsisimula ng magtrabaho ang banal na Espiritu sa iyo. At ikaw ay ligtas. Number 4, salvation involves pursuing the Savior. O kapatid, bago magtaas ang iyong kilay dyan, hindi ko ibig sabihin dito na pinopromote ko itong ating page, ano? Pero pwede din naman kung patuloy kang sumunod dito. Anyway, ang sinasabi ko dito is that ang isang totoong ligtas ay merong pagnanais na sundan ang Panginoong Hesukristo bawat araw ng kanyang buhay. Tingnan natin ang sinasabi ng 1 John chapter 5, verse 2. By this we know that we love the children of God
when we love God and obey His commandments. Ang aklat ng unang Juan ay tumatalakay sa paksa na may kinalaman sa pag-alam kung ligtas nga ba o hindi ang isang individual. Dito sa bahaging ito makikita natin si John na nagsasabing yung pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay isang senyales na totoo ang pag-ibig na nangangahulugan din na totoo ang pananampalataya ng isang tao. You have to understand that salvation begins and continues in love. Sinasabi nga sa atin ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Makikita natin ang simula ng kaligtasan, pag-ibig. At yan ay nagpapatuloy sa pamamagitan din ng pag-ibig. Doon naman sa John chapter 13 ay makikita natin ng Panginoong Jesus na sinasabihan yung kanyang mga disipulo na magmahalan sila at yung klase ng pagmamahal na yon ang magiging pananda or distinguishing mark ng kanilang pagiging magkakapatid kay Kristo bilang mga mabuting tagasunod ni Kristo. So, sa madaling salita, pursuing the Savior means imitating Christ, obeying His commandments, and loving as Jesus loved. Yung ating masidhing pagnanais na masunod ang kanyang kalooban, na matupad ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ng ating mga buhay ay isang solidong prueba. Malinaw na ebidensya na totoo ang ating pananampalataya and therefore, ito ay nangangahulugang tayo ay ligtas. In conclusion, to an extent, ay okay lang na magkaroon tayo ng pagdududa kung ito ay magdudulot sa atin para alamin natin kung tayo ba ay nasa tamang pananampalataya o hindi. Pero hindi dapat magtapos doon ang usapan, kapatid, sapagkat ito ay simula lamang ng proseso ng ating pag-alam kung tayo ay totoong Kristiyano o hindi. Kailangan maging kumbinsido tayo kung sino si Jesus, kung ano ang kanyang ginawa, at kung ano pa ang kanyang gagawin. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ito yung sundan natin ang mga yapak ni Kristo. Mamuhay tayo ayon sa kanyang salita at magmahal tayo kung papano siya nagmahal. Alam ko po marami pa kayong naiisip na ibang mga pamamaraan para malaman kung ligtas ba tayo o hindi at kung paano malampasan ang mga pagdududa tungkol sa ating kaligtasan. Kaya kung meron po kayong mga ideya at mga kaalaman, ay malaya nyo pong ishare yan dito po sa ating video na ito. At ako po yung umaasa na meron po kayong natutunan sa ating video for this week. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one!